na pong nagpaparandam ang bagyo sa lalawigan ng Cavite, yung bayan po ng Noveleta na tinatawag na isa pong catch basin nung ilang mga bayan sa naturang lalawigan ay naghahanda na. Nakatutukton live si JP Soriano. JP? Mike, mayigit dalawang oras ng tuloy-tuloy ang pag-uulan dito sa ating kinalagyan sa bayan ng Noveleta sa Cavite. At may 30 minutes ago nang magkumpisang lumakas ang ulan. At Mike, nakakaramdam na rin tayo ng malakas na hangin dito. At in fact, kinahawakan na nga natin yung ating parang trapal na cover ng ating news team dito. At yan nga yung bagay na pinagandaan ng lokal na pamahalaan ng Noveleta at ng Cavite. Kaya nga maaga nilang inilikas yung mga residente nakatira doon sa mga coastal barangay sakaling ang maramdaman yung hagupit ng bagyong Yolanda at naka-full alert nga ngayon ang buong probinsya ng Cavite. Ganito ang lakas ng ulan papuntang Kawit, Cavite dakong alauna ng hapon kanina. Nitong Miyerkules pa lang, nakahanda ng lokal na pamahalaan para sa bagyo. Sa bayan ng Noveleta na catch basin ng ilang bayan ng Cavite, handang-handa na rin. Ito yung coastal barangay na San Rafael 3 dito sa Noveleta, Cavite, kung saan mahigit 300 pamilya ang nakatira dito. At dahil tabing dagat nga ang barangay, ngayon pa lang ay naghahanda ng mga residente rito sa pagdating ng superbagyong si Yolanda. Dahil nung nakaraang bagyo daw, grabe ang pinsalang dinulot ito at halos ma-wash out ang buong paligid. Tumaas daw ng 4 na metro ang alon kanina ayon sa MDRRMC Noveleta. Kaya ang mga bangka inilayo na sa Pampang. Bawal lang pumalaot ang mga mangingisda sa dagat. Ang ilang bahay, nilagay na ng lubid ang bubong na yero. Hinango na ng ilang mangingisda ang mga sugpo at bangus kahit bata pa. Kung maaari ay magsipaghanda at kung kailangan mag-evacuate sila, mag-evacuate sila. Nagpapaalala po sa ating mga kababayan. Pinuntahan na ng MDRRMC officials ang ilang coastal barangay sa Noveleta. Malakas na bagyo po ang darating mamaya. May taglay po na hangin. Malakas na hangin at malakas na ulan. Kami po ay nagpapaalala at nag-iimbita na sa inyo. Maaari po, tayo ay lumikas na. May ilang nagsabing, tsaka na lang sila lilikas. Kung kami lang po ang masusunod, hanggat maaga po, ngayon na po. Kasi po, mahirap po pag dumilim. Pero ang ilan kusa nang umalis, gaya ni Aling Diwayuway na nakatira sa tapat ng dagat. Hirap na, Diyos ko po, kagaya nung nakadoon, no, nadala lahat ng bahay namin. Para sa mga taga-Cavite, sakaling magkaroon ng emergency, maaaring tumawag sa PDRRMC. Mike, sa oras na ito, sa pinakahuling information mula sa PDRRMC ng Cavite, ay nasa 50 pamilya na ang inilikas mula doon sa mga coastal barangays at sila ay nananatili doon sa may sa San Rafael 3 Elementary School at patuloy nga na hinihikayat ng PDRRMC ng Cavite ang mga taga rito na maging alerto sa sitwasyon. At sa mga oras na ito, Mike, ay patuloy pa nga rin yung malakas na ulan at nakakaramdam pa rin tayo ng malakas na hangin. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, JP Soriano.